Sagi po pa ang pirang mga estudyante han Eastern Visayas State University para hin pagpa-enroll. Nagpapadayon pa man gud ang enrollment apag kayana. Dungan hiniin mahugot nga ginpapasunod ang health protocol sa eskwelahan para malikyan ang posibilidad hin pakatapun hin COVID-19. Sunod nga semana magtitikang na ang klase he EBSU. Online ngan modular ang paagihan pag-aramhan mga estudyante. Pero nakigsumpayan naman ang universidad ang mga LGU para mabuligan ang mga estudyante nga waray access sa internet ngan bisan ha module. May mga pitad naman good para hini ang universidad. We will distribute these modules through our established local government kiosks or learning centers. So for the online classes, which will also be using these modules, the faculty members will be in constant contact with the students. In other words, the students will be guided. Ha October 5 naman magtitikang ang klase ha Leyte Normal University nga magsusunod gihapon han online ngan modular nga paagi han pag-aram. 60% of our students have gadgets. So 60%. 57.1% of our students have mobile phones. And then 2.9% have desktops. So 56% said that they have internet connectivity. So the rest who have no internet connectivity will go modular. So they can go to different kiosks in different municipalities. But for the students who don't really have access to these modules, there will be a team, a faculty member coming from a particular college who will regularly coordinate with the students. Samtang nagtikang na ang klase sa St. Paul's School of Professional Studies, nindapahan nag-agi nga bulan. Ang kada estudyante naman in may mga student portal di nira pwede ma-access ang ira mga leksyon. Ha Visayas State University naman ha Baybay City Leyte, libre nga iginpapanhatag ha mga estudyante ang ira mga module nga magagamit para han distance learning yana nga may da pandemya. Jeanette Fariola Ruedas, ABS-CBN News.